welcome back to Mommy's channel. Sabi mo na. My name is here. Wait lang. May iniintay kaming cash on delivery ngayon na package. Para sa ating next vlog. Meron ako i-feature ulit na online shop. Tapos, tumatanggap siya ng cash on delivery. Mura din, guys. Ayan, mura na. Tapos may cash on delivery pa. Hindi to sponsored. Ingat. Hindi to sponsored. Lahat to ay binili ko, guys. So, ayun. Okay. So, mamaya pakita ko sa inyo. Ito na guys, ang aking parcel. Ayan. Napaka-laki. Akala mo naman ang laman, bulto-bulto. And ngayon ko lang nalaman na sa hindi lang Shopee, hindi lang Lazada, pwede kang mag cash on delivery pag mga high valued items like jewelry. Doon sa nabilan ko, pwede na rin mag-cash on delivery. Ayan. So, mamaya i-open ko to. Mag-unboxing tayo. Pakita ko sa inyo kung ano yung nabili ko dito sa aking box na to. Akala nyo napakalaki, ano? Or napakarami. Sige. Okay, later na lang. Okay, guys. So, ito na yung nabili kong box. Before ko siya i-open, disclaimer lang, hindi po ako affiliated sa kahit sinong seller. Hindi ko sila kaibigan, hindi ko sila kamag-anak. Hindi ko sila kakilala ever. Nagbayad po ako ng sarili kong pera. In short, hindi to sponsored. How I wish. Para makatipid-tipid. Pero hindi talaga. Ayan. So, lahat ng sasabihin ko dito is based sa aking experience, sa aking opinion regarding dun sa seller at dun sa product niya. Okay! So, open na natin to, guys. Open ko na siya, nasira ako na talaga. Ito yung laman. So, sobrang laki ng box. Tapos, ito yung laman. Siguro, guys, kaya naging ganito yung box niya is because para hindi mahalata na small items siya or valued items. Kasi, napapansin ko sa ibang seller na nanakawan sila pag yung pouch. Kasi, alam na agad ng mga nagde-deliver or ng sa courier. Hindi ko sinasabi pala na ganito. Karaniwan, ha? Karaniwan, pero hindi lahat na nawawalan. Ayun, ninanakaw daw sa courier. Ganyan. Kaya, kumbaga, to avoid din siguro yung lost na parcel. Ayan. So, ayan. Nakalagay din sa isang tag dito. Envelope. Tada! Ayan. Okay, so pagkalaki-laki ng box, pero pagkaliit-liit ng laman. Pero wag isnabin dahil ang maliliit na laman nandoon ang mahal. Wow! Ito na guys, so open na natin. Ay, ako nahulog. Oops. Ayun. Okay, so ito na siya guys. Ayun yung tiketa. And ito yung item. Okay, so pakita ko sa inyo. Ayan. So, hikaw na naman siya, guys. Dahil alam niyo naman na favorite ko ang earrings. Hikaw na naman. Na walang katapusan. Tiffany and Company, guys, to. Ayan. So, ganyan yung style niya. Ganda, no? Ayan. So, ayan, tinatawag ako ng aking baby mama daw. Okay. So, itong Tiffany and Company na to is Japan Gold siya. Meron siyang weight na 5.04. Ayan, 18 karat siya. So, ang price niya kung itatanong nyo is 11,592.
2,300 siya per gram, kaya naging 11,592 siya. Tapos, ang shipping fee na to, guys, is 310 pesos. Ayan. Okay. Kaya ang binayaran ko total is 11,902. Yes, baby? And the cut. I order. Hi. Okay. Ilalapit ko, guys, sa inyo para makita nyo yung itsura ng earrings. Wow! O, oh, diba, bongga? Tiffany and Company. Wala sa tono, guys. O, oh, diba? Bongga. Ayan. Mahilig talaga ako sa mga heart shape. Ngayon, guys, kung itatanong nyo naman kung kanino ako bumili, dito kay... Ayan. So, kay Carding. Carding Ginto and Juning Direct Gold Supplier. Actually, dalawa yung seller na nakita ko na nag-o-offer na cash on delivery. Pero mas mura tong si Carding Ginto. Kaya dito ako bumili. Ganito nangyari ha. Nag-inquire ako ng Monday. Sabi ko, eto po yung gusto kong orderin. And then, sinend niya sa akin yung price. 2,300 nga daw per gram ng Japan Gold. Tapos, sige ka ko, okay, kung COD o order ako. De sabi niya, okay po, send niyo sa akin yung details mo. De sinend ko. After kong isend, that night, pinrepair na niya yung item na to. Sinend niya sa akin ito, guys. Wait ha. Yung weight. Ayan. Yung weight ng item. Ayan, now, merong 5.04. Kaya ayan, very good si seller. Tapos, yung tracking number nung item na may picture na to. Kaya very good si seller doon. Tapos, yung ibang price naman niya, pag nag-inquire kayo guys, makikita nyo na doon agad. So, pag nag-inquire ka, merong automated reply na kung magkano yung price nila. So, 18 karat SPL is 22 or 2,200 per gram. Yung 21 karat naman nila is 2,450 per gram. Ayun. Pwedeng COD. Actually, guys, magtatanong kayo sa akin bakit ang dami kong seller na nire-feature dito, no? Because gusto ko meron kayong maraming options. Tapos, para to sa mga tao na Team Duda, sa mga subscribers ko dyan na Team Duda na gusto nila, kumbaga, kaliwaan. Ayan. So, ayan, maganda to sa inyo, guys, kasi cash on delivery. Maganda to, ha, kasi ako, parang nakita ko like cash on delivery sa Lazada or sa Shopee. So, ito, mas mura na sa Shopee tsaka sa Lazada. Tapos, cash on delivery din. Ayun. Kaya, bongga, guys. Bongga. Tapos, kung machi-check nyo yung page nila, maraming Japan Gold. Ayan. So, pwede yung i-check. Ayan, may mga diamonds. Tapos, kung naghahanap sa inyo ng mga Japan Gold katulad na to, o first time kong mag-feature ng Japan Gold, ha? Kasi type ko siya talaga. So, ito, ayan, yung mga yan. May mga necklace. Mga Japan Gold. Kung type nyo. Ayan, 2,300 per gram. And, makaka-sure pa kayo na makukuha nyo talaga yung item kasi cash on delivery. Ayan. Tapos tingnan nyo to guys, medyo nawindang ako. 77 point, nakita nyo yan. 77.47 grams. Ang bigat. Grabe oh. 77.47. Super bigat nung necklace. My God. Grabe. Ang mahal siguro na to. Tapos meron din siyang mga diamonds. So ayan, yung pala ganun. So ang dami. Ang daming choices dito sa kanya. Ayan. So may mga Saudi rin, Saudi gold. Kung gusto niyo mga bangles, ayan. So check niyo na lang dun sa site niya, dun sa FB page niya. Bukod doon, kaya din ako napabili, bukod doon sa cash on delivery nila guys, maganda rin, pinaka-importante is yung reviews nila. So maganda yung mga reviews na nabasa ko. And maayos ding sumagot yung customer service nila or yung sumasagot doon sa Facebook. Although yung iba one-liner, nandoon naman yung sagot pag nagtanong ka.
Tsaka, yun nga, mabilis silang sumagot, importante yun. Tapos, mabilis din nilang pinadala yung item. Kasi, kung Monday ako nag-inquire, pin-repair din niya ng Monday, pina-ship niya ng Tuesday, nasa akin na ng Thursday. Kaya yan, na-vlog ko na siya. Bongga! To confirm, kung real gold nga to, i-check ko muna yung timbang. Tapos, tsaka ako siya i-acid test for you guys to see kung legit talaga. Okay guys, so ang gagawin naman natin ngayon muna pala is i-weight natin or titimbang natin tong item. Kaya lang, ang problema ko dito is 2 digits lang tong aking weighing scale. Ibig sabihin nun, hindi makukuha yung 0.04 dun sa timbang. Kasi nga, 2 digits lang. Kaya ang magiging ano na to is 5.0 kung sakali. So ayan. Okay guys, so ngayon naman, itetest natin siya kung real gold siya. So, mag-acid test naman tayo ulit. So, dahil bago siya, kailangan sobrang careful. Konting-konting-konti lang ang gagawin natin. Dahil ayoko siya. Ayan. So, nakikita niyo ba guys? Okay. So, ayun yung sample ng gold. Lalagyan ko siya ng acid. So, automatic yan guys. Pag fake, mawawala yung stain ng gold. So, let's see. Mawawala siya sa ating acid. No, hindi siya nawala. So, confirm na gold. Ayan, guys. Oh. Andun pa isa. So, yung isa naman, i-check din natin. Para sure lang, ano. Natin yung isa. Okay, konting-konti lang. Okay. So, ayun yung isa. Pag nawala to sa acid, guys, ibig sabihin ay fake. Okay. So, parehas silang gold. Hindi nawala sa acid. Okay guys, so ayan, nakita nyo naman, confirm naman na legit yung item ng seller. Pwede kayong bumili doon kung gusto nyo. Again, option nyo lang to. Nasa sa inyo kung gusto nyo. And yon, yung experience ko pwedeng maiba sa experience niya sa kanya. Kaya kumbaga, buy at your own risk na lang, okay? So, ayan, dyan na nagtatapos ang aking vlog today. Thank you so much for watching. Don't forget to like and subscribe. Bye!